Ito ang isa sa pinaka malupit po, mga Lodi. Kung nakikita nyo, mga Lodi, yung bahay niya sa Green Meadow at saka sa Quezon City, at yung mga mamahaling mga sasakyan, mga Lods, at yung isang building na sinasabi niya sa kanya, ayan, mismong NBI na ho ang nagsabi, mga Lodi, na Yo, what's up everyone? It's me, BJ Kulit, and you are watching 1 million views. At sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, pasensya na ako kayo, nagpalit ho ako ng aking YouTube channel name. Pero at the same time, I'm still BJ Kulit. Yun nga lang, yung channel name ko lang aking pinalitan, mga Lods. Without further ado, mga Lodi, marami ho ang nagtatag at marami hong nagme-message ho sa akin na magbigay ho ako ng maikling opinion o reaction kay Norman Mangusin o mas kilala bilang Francisco Leo Marcos. Actually, mga Lodi, wala ho sana akong pakialam dito sa taong to. Pero marami ho ang nagsasabi sa akin na magbigay lang ako ng kahit konting maikling reaction. Yan, ha? Dito sa pagkakahuli ni Francisco Leo Marcos. At so far, ay nag-research ho tayo, mga Lods. Siyempre, mahirap naman magbigay ng opinion, ng reaction na hindi tayo nagre-research, di ba? So, bago yan, intro muna tayo, syempre, mga Lods! Ayan, mga Lodi! Ha? At eto na nga, magbibigay ho tayo ng maikling reaction tungkol dito sa pagkakahuli ni Norman Mangusin, aka Francisco Leo Marcos. Hindi ko ginagamit yung kanyang Francisco Leo Marcos dahil sa ngayon, mga Lodi, ay inamin niya po sa NBI na siya po talaga si Norman Mangusin. Okay, so bago ang lahat, isang tanong. Paano nga ba nahuli at nabigyan ng warrant of arrest etong si Francisco Leo Marcos o si Norman Mangusin? So, as per NBI, mga Lodi, ay siya po ay lumapit o nang hingi ng tulong sa NBI through email na gusto niyang kasuhan yung mga gumagamit ng kanyang pangalan, Francisco Leo Marcos, para manghingi ng pera, mga Lods. O, diba? Ang problema, mga Lodi, nung time na ini-investigate na ho yan ng NBI, bigla hong nag-pop up sa system ng NBI na marami ho siyang warrant of arrest. So, ibig ho sabihin, mga Lodi, ay hindi po basta-basta dahil lang sa may nagsusumbong o dahil may gustong manira sa kanya na dahilan ng kanyang pagkahuli, yung gaya ng iniisip ho ng iba na yun po ang dahilan. Pero ang pinakadahilan ho niyan, mga Lodi, ay nanghingi ho siya ng tulong sa NBI para kasuhan yung mga gumagamit ng pangalan niya at nanghihingi ng pera. Kaya yon, lumabas ho yung kanyang mga warrant of arrest doon sa system ng NBI. Yun po ang dahilan kung bakit ho siya nabigyan ng warrant of arrest at nahuli ho siya. So malinaw, okay, mga Lodi. At mga Lodi, ito pa ang aking na-research, ha, at mismong NBI rin ho ang nagsabi na umamin din po si Francis Leo Marcos na siya si Norman Mangusin. So ngayon ay gumagawa na ho ng NBI ng paraan kung paano ho nangyari na naging siya si Francisco Leo Marcos. At the same time, meron daw po siyang ibang mga pangalan na gagamit at tinitingnan na rin ho yun kung may mga kaso ho yung mga pangalan na mga nagagamit niya ho. At mukhang, mga Lodi, patong-patong po na kaso ang maisasampa ho sa kanya. Ano po ba yun, mga yon? Unang-una, kung napatunayan ho na ginagamit niya lang po yung pangalan na Francisco Leo Marcos, ay kakasuhan ho siya ng falsification of documents. At the same time, meron po tayong tinatawag na, kasi gumamit siya ng passport na nanggangalang Francisco Leo Marcos,
ay meron po tayong tinatawag na passport law. May iba pong case yan. Iba po yung tinatawag na falsification of documents. Iba rin po yung passport law. Meron po iba yan. So, let's see na lang po sa Google kung ano po yung tinatawag na passport law. Sinulat ko dito. At ito pa ang mas malupit, mga Lodi. Kung marami hong mga tao ang pumunta sa NBI at nagbigay ho ng reklamo tungkol kay Francisco Leo Marcos, lalo na sa kasong estafa, at hindi lang po isa o dalawa, kumbaga lima o higit pa ang nag-file ng case sa kanya, maaari ho, mga Lodi, na makakasuhan ho siya ng syndicate estafa, like large scale estafa, na hindi po yun bailable. At eto ang isa sa pinaka malupit po, mga Lodi. Kung nakikita nyo, mga Lodi, yung bahay niya sa Green Meadow at saka sa Quezon City, at yung mga mamahaling mga sasakyan, mga Lods, at yung isang building na sinasabi niya sa kanya, ayan, mismong NBI na ho ang nagsabi, mga Lodi, na hindi po sa kanya lahat yon. Inuulit ko, mga Lods, ha? Hindi po sa kanya lahat yung mga ari-arian na yon. Ayan, yung bahay sa Green Meadow, yung sa hindi nakapangalan sa kanya, mga Lods, ay sa Quezon City, yung mga mamahaling mga sasakyan, hindi ho nakapangalan sa kanya yun, mga Lodi. At tinanong din po ng NBI kung ano ang business niya, kung ano ang trabaho niya, at kung meron ba siyang binabayarang mga buwis, mga Lodi. Ang malupit, mga Lodi, ay wala ho siyang maipakitang mga evidences na nagmamay-ari siya ng isang malaking business. Ayan, kung ano yung mga business niya, wala ho. Dahil hindi ho siya kasali sa top 10 na nagbabayad ng buwis, dahil pinapalabas niya na isa ho siyang milyonaryo, di ba? Gaya po yung mga live niya, ay sinasabi niya ho na milyonaryo ho siya, eh wala ho siyang maipakitang mga ebidensya na kung saan niya kinukuha yung kanyang mga kayamanan. So, yun po yung aking mga na-research. At mukhang patong-patong na kaso po ang maisasampa ho sa kanya, mga Lodi. So far, mga Lodi, yung mga naawa ho sa kanya, yung mga taong nagbibigay ng simpatya ho sa kanya, hindi ho natin sila masisisi, kasi syempre siguro natulungan niya itong mga taong to, or the same time ay nabilog ho sila sa mga sinasabi ni Francisco Leo Marcos, na talaga ang kanyang pangalan ay Norman Mangusin, ay yun na lang ang kanilang talagang pagmamahal sa kanya. So far, mga Lods, ay yun na lang ho ang ating aantayin, kung ano ho talaga ang mangyayari, dahil sa ngayon hindi pa ho siya nakakalabas sa kulungan. At the same time, based sa mga NBI, ay hindi pa po siya nagbabayad ng kanyang bail. So hanggang ngayon nakakulong pa rin po siya. At kung napapatunayan, mga Lodi, na lahat po yun, na yung kasong nakikita nila sa system nila ay totoo, ay sigurado ho mabubulok ho siya sa kulungan, mga Lodi. So yun lang ang aking reaction at opinion dito sa case ni Francisco Leo Marcos. At nagbigay lang po ako sa inyo ng konting idea kung ano nga ba ang dahilan kung paano siya nahuli, gaya ng sinasabi kasi nila, mga Lodi, na dahil pinupolitika ho siya. Ay hindi po yun, mga Lodi. Siya mismo ang lumapit po sa NBI para ang hingi ng tulong sa NBI. Eh, ang nangyari ay nag-pop up lahat yung mga dating gaso niya. So, ayan, mga Lodi, yun lang po ang aking masabi. So, sana yung mga sinabi ko ay nagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo. Nag-research ako, mga Lodi, At hanggang doon lang siguro muna ang aking sasabihin, at try ko pang mag-research, mga Lodi, ha? Para naman po makapagbigay ako ng mga iba't iba pang mga kaalaman sa inyo tungkol kay Francisco Leo Marcos.
or kay Norman Mangusin. So hanggang dito na lang mga Lodi. Maraming salamat sa inyo and God bless everyone. Bye-bye!